Magandang buhay! Ako po si Laguna R. Largo, guru isa ng para lang integrated ng daan sarili. Kumusta po ang ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng DepEd Hour Teleturuan? Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Samahan po ninyo ako muli sa oras na ito sa paghahatid ng mga kaalaman sa ating mga mag-aaral sa ikawalong baitang sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Sa oras na ito, alam kong lahat ay makaka-relate sapagkat ang ating tatalakayin ay ang mga taong ating pinahahalagahan. Excited ka na ba? Halina't itutok na ang iyong tenga at pakinggang mabuti ang ating aralin. Sa pagkakataong ito, inaasahan na natutukoy ang mga taong itinuturing niyang kaibigan at ang mga natutuhan niya mula sa mga ito. Nasusuri ang kanyang mga pakikipagkaibigan batay sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle. Batay sa mga layuning aking nabanggit, may idea ka na ba sa paksa ng ating aralin? Tama! Ang pamagat ng ating aralin sa oras na ito ay pakikipagkaibigan. Basahin nga natin ng sabay-sabay ang mga sumusunod na salita. Pre, friendship, buddy, BFF, repa peeps, besties, frenny. Nakita at nabasa mo ba ang mga nakasulat? Ano ang iyong mga napansin? Tama, iyan ang mga salitang ginagamit natin na pantawag sa ating mga itinuturing na mga kaibigan. Paano mo man tawagin ang isang tao na itinuturing mong kaibigan? Alam ko ginagawa o sinasabi mo ito kasi may halaga siya sa iyo na nakahangat sa iba mo pang kakilala o kasama. Kaibigan, ito ang turing mo sa kanila. Maaasahan, masasandalan o takbuhan, maraming pwedeng paglalarawan, maraming mapag-uusapan at maraming mga hindi malilimutang karanasan mula sa inyong pagsasama. Sabi nga, everyone wants friends. Everyone needs good friends. Ito yata ang hanap ng lahat ng tao, isang tunay na kaibigan. Kasama ka ba rito? Naghahanap ka rin ba ng tunay na kaibigan o maaaring makatagpo ka na? Alin man dito, mahalaga para sa iyo ang aralin na ito. Sa pamamagitan nito, ay madaragdagan ang iyong kaalaman tungkol sa tunay na kahulugan, uri, halaga ng pakikipagkaibigan. Halika! Sabayan nating halukayin ang yaman ng pakikipagkaibigan. Ano nga ba ang pagkakaibigan? Ayon sa Webster's Dictionary, ang pakikipagkaibigan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal or affection o pagpapahalaga or esteem. Ang pagkakaibigan ay nabubuo sa pamamagitan ng isang malalim na ugnayan ng dalawa o higit pang tao na hindi nakabatay sa kanilang mga katangian kundi sa mas malalim na aspekto ng kanilang pagkatao. Mahalagang maunawaan ang pagkakaibigan ay hindi isang damdamin, bagkos isang pasya dahil ito ay nangangailangan ng malinaw na hangarin. Hindi ito ay binabatay lamang sa simpleng pagkagusto at sa kagalakan dahil sa presensya ng isang tao. Ang kaibigan ay hindi basta-basta nahahanap. Hindi maaaring pagkakita mo na sa isang tao ay mararamdaman mo na magiging malapit kayo sa isa't isa. Dumadaan ito sa isang mahaba at masalimuot na proseso. Si Aristotle, isang Gregong pilosopo, ay nagbigay ng makabuluhang pananaw sa pakikipagkaibigan. Ang sabi niya, ang tunay na pakikipagkaibigan ay sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong malalim na nakilala ang pagkatao sa pananaw ng sarili at iba. Ito'y isang natatanging damdamin para sa espesyal na tao na masigit ang halaga sa isang ordinaryong kakilala lamang. Hindi ito pumapanig sa kabutihan ng iisa, kundi para sa isa't isa.
Naiaangat nito ang antas ng buhay tungo sa positibong ugnayan ng isang lipunan. Sinuportahan naman ito ng paniniwala ni Emerson. Ayon sa kanya, ang biyaya ng mabuting pagkakaibigan ay hindi lamang makakamit sa ngiti at saya ng isang pangkat ng magkakaibigan o ng tulong at pabor na may bibigay nila, kundi ito'y nararamdaman sa inspirasyong nagmumula sa taong naniniwala at nagtitiwala sa atin. Mas higit pa sa halakhak ang sayang may bibigay na makatagpo ng isang taong naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Hindi madaling makahanap ng ganitong tao kung kaya't talagang natatangi ang iyong pagiging turing sa taong matatagpuan mo, nagtataglay nito. Tiyak na iingatan mo siya at aalagaan dahil nais mong maging pangmatagalan o panghabang buhay ang inyong pagkakaibigan. Posible nga kaya na maging panghabang buhay ang pagkakaibigan? Sabi ni William James, ang wagas na pagkakaibigan ay bunga ng pagsisikap na dilisayin at patatagin ang ugnayan sa pangmatagalang panahon. Mayroong tatlong uri ng pagkakaibigan. Isa-isahin natin. Una ay ang pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan. Pangalawa, pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ikatlo, pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan. Ano-ano nga ba ang kanilang pagkakaiba? Unahin natin ang unang uri, ang pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan. Sabi dito, ito ay ang pagkakaibigang inilalaan sa isang tao dahil sa pangangailangan ng isang tao rito. Sabi nga, kaibigan kita dahil kailangan kita. Sa paaralan halimbawa, may mga mag-aaral na kinakaibigan ang kanilang kapwang mag-aaral dahil sa angkinitong kasipagan at kabutihan na siya ay tutulungan sa paggawa ng mga takdang aralin at proyekto. Kung minsan pa nga, pati sa pangungopya sa mga pagsusulit, hindi ba? Kabilang ka ba sa mga uri na ito? Ikalawa naman, pakikipagkaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay nabubuo sa pagitan mo at ng isa o mahigit pang tao na masaya kang kasama o kausap. Sabi nga, kaibigan ko kayo dahil masaya ang grupo. Madalas, ito ay ang mga taong kasama mo sa maraming mga gawain katulad ng kalaro sa basketball, mga kasama sa pamamasyal, o ang madalas na nagpapatawa sa'yo sa oras ng kwentuhan. Maituturing itong mas mataas kaysa sa naunang uri. Ngunit, maaari itong maglaho kapag nakita ang mga katangiang maaaring hindi mo nagugustuhan o kaya naman ay kapag nawala na ang kasiyahan na ibinibigay nito sa iyo. At ang huling uri, ang pakikipagkaibigang nakabatay sa kabutihan. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay nabubuo batay sa pagkagusto at paggalang sa isa't isa. Kaibigan kita dahil mahal at iginagalang kita. Hindi ito madaling mabuo. Nangangailangan ito ng mas habang panahon kung ikukumpara sa dalawang naunang natalakay na uri. Ngunit, ito ay mas tumatagal at mas may kabuluhan. Ito ay nagsisimula kapag naging kapansin-pansin ang pagkakatulad ng mga pagpapahalaga at layunin, ng pagkakaroon ng magkaparehong pananaw sa mundo at sa buhay ng dalawa o mahigit pang tao. Ikaw, anong uri ang mga kaibigan mo? At anong uri kang kaibigan sa kanila? Bago natin tapusin ang temang ito, hayaan ninyong basahin ko ang isang kasabihan. Ang tunay na kaibigan, hindi kasisiraan kapag nag-aaway kayo. Hindi niya ischichismis ang mga kahinaan mo.
Kaya nga kayo tinawag na magkaibigan para magdamayan, hindi para magplastikan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, magbabalik po ang teleturuan sa ilang sandali.